Yo, what is up guys? It's your boy Prince of PJVC. Nagbabalik tayo para sa panibagong tip and guide regarding sa inner armor. Tuturo ko sa inyo kung paano ba i-unlock yung inner armor pag reach nyo ng level 60 and kung paano nyo mai-increase ang PS nyo pag na-unlock ang inner armor. Kasi itong inner armor, sobrang laki ng contribution sa power score or yung tinatawag natin PS. So ito yung PS, yung power natin. So currently, I'm at 338k. Pag na-reach nyo na yung level 60, mag-open na itong inner armor. Ito siya. So, currently, meron na akong inner armor. Na-unlock ko na siya. And yung binuksan ko is yung yin. So, sa inner armor, meron tayong tatlong choices. So, meron tayong yin, yang, at saka voidness. In every inner armor, meron siyang kanya-kanyang advantage and disadvantage counter sa ibang inner armor din. Okay, so ito, dito nyo makikita yung inner armor description. So, medyo magulo yung translation kasi simula dito. And then dito, medyo malinaw siya. Tulad na itong kapare sa akin, yung Suan Yin Aegis. Increase inner armor damage to voidness inner armor by 20%. So, ibig sabihin, mas mataas yung damage na, increased yung damage natin ng 20% if voidness yung babanatan natin or yung kalaban natin to PvP. While itong voidness naman, increase inner armor damage to yung inner armor by 20%. So, which means, mas mataas yung damage na 20% pag ang kalaban niya is yung yang. Ito yung yang. While yung yang naman, which is yung Burning Sun Aegis, increase inner armor damage to yin inner armor by 20%. So, ibig sabihin, counter ni Yang si Yin. Okay? So, sa second stats naman niya is inner armor weaken. Ito na yung ano niya, yung stats niya. Ito na yung parang main ano niya, stat. Inner armor weaken. Weaken target inner armor recovery upon causing damage to the target's inner armor. So, yan. Weakening siya. Paano ba weakening? Parang penetration or something. Ganun siya. Pero, ang purpose na itong, nakikita kong purpose na itong inner armor is para may counter yung mga build. So, katulad sa world boss, kung nag-world boss kayo, dito sa trial, overlord, arrival, itong mga overlord is may iba-ibang inner armor. So, if counter mo yung inner armor ng world boss or yung ano ba yun? Or yung overlord na tinatawag, mas mataas ang damage mo sa kanya. So, applied na applied dun yung inner armor. And then, same thing pag nagpi-PVP is may advantage din siya pag counter, ano mo siya, counter inner armor. So, balik na nga tayo dito. Paano ba natin ma-unlock ang inner armor? So, para ma-unlock natin ang inner armor, guys, is pipindutin nyo lang itong, punta muna kayo dito sa profile, pindutin nyo yung inner armor, and then, ito yung una lalabas siya sa inyo pag di nyo pa-unlock eh. Pindutin nyo yung forging. So, in my case, unlock ko na yung yin. So, subukan natin dito sa yang, pero wala akong materials na kasi ginagamit ko pang ups. So, papakita ko lang sa inyo, ito yung requirements niya. Same thing dito, soul of the yin, yung kailangan dito. Yung kulay blue or violet ba yun? Then, kailangan mo ng 50 arrow siderite. Arrow siderite. Paano babasa dyan? Correct me. Correct nyo na lang ako. So, and then, kailangan nyo din ng high quality crystal. Saan ba nakukuha itong high quality crystal? Nakukuha nyo yung high quality crystal sa mga quest. And then, pag pumunta kayo ng production, pwede kayo mag-disassemble ng legendary item. Pag nag-disassemble kayo ng legendary items, makakakuha kayo ng high quality crystal. And then, itong bato naman, makukuha nyo rin siya sa quest, sa mga dailies and etc., sa trials. Tulad nito, sa trials, makukuha mo siya sa... Saan ba yun? Sa trial, makukuha mo siya dito. Ang alam ko dito siya. Battle for the Islands. Okay? So, ayan, balik tayo dito. Itong voidness naman, ang kailangan mo naman, soul of the voidness. Ito, okay? Then, same materials, yung bato, yung high quality crystal. And then dito, papakita ko yung mats na kailangan sa yin. Ito siya, nakasa warehouse ko eh. Ito, soul of the yin. So, yun yung kailangan nyo para sa inner armor na yin. Okay, balik tayo sa inner armor. So, ito na, na-unlock nyo na yung inner armor. Paano nyo ngayon patataasin ang level ng inner armor or yung stats ng inner armor? May iba-ibang option. Pwede kayong kumuha sa Tundra Fight pero masyadong maliit ang bigay dyan na ganito, itong mga Aegis Essence. Okay? So, since maliit yon, may isa tayong pinaka-effective way. Which is, bibili tayo na ito via crystals. Ito, pindutin nyo lang and then purchase. Yan, bibili kayo dito kung ilang piraso kailangan nyo to upgrade or level up the inner armor. So, each level up nito is nagbibigay siya ng around 2 to 3,000 PS or 4,000 PS. Depende sa stats na next
level niya. Pero nung na-unlock ko yung level 21 ng inner armor, ang binigay sa akin is around 13,000 power score. Itong iba, hindi mo mabibili sa crystal shop. And then ito, makukuha mo lang siya via trials. Okay? So, sa forging naman, para mapataas nyo lalo yung pwersa ng inner armor nyo, is kailangan nyo ngayon mag-forging. Paano nga ba natin ito ipo-forging sa nakukuha tong Soul of Dayin? Same thing, pag open natin ang inner armor, may makukuha kang soul. Soul of the Yang, Soul of the Voidness, kung ano yung inner armor mo, yun din yung kailangan mo para mag-forging. So, since kailangan ko ng Soul of the Yin, 40 pieces, dahil level, pangalawa na to, pangalawang success na to, 40 pieces din yung kailangan. So, tumataas na tumataas yung requirements dyan. Kaso, may kaso tayo guys, itong pag-forge ng inner armor is hindi 100% success. So, may ano yan? So, may fail. Okay? So, paano ba yun? Masasayang yung sayang naman yung material. Oh, sayang. Mahirap talaga siya. Pero, sobrang ganda ng benefits nito sa inner armor. Sayang nyo, guys. Inner armor level up attributes by 30%. So, next level is 45%. That's additional 15% ng attributes. Plus, meron ka pang HP. Okay? So, sa Tundra Fight, makakakuha tayo ng ganito. Or, kung medyo whale kayo, pwede kayong bumili nito dito. That's 45 ingot per piece. Limit of 25 pieces per day. And then, pwede rin kayong bumili niyan sa market. Sa sell. Ito, sa sell. Okay? Alam ko, dito yan banda. Select nyo lang to. Others. Ayan. Soul of the Yin. That's 15 ingot. Mas mura dito sa marketplace. Okay? So, balik tayo sa inner armor. Forging. Alright? So, dito, in every time na mag-fail kayo, madadagdagan ito. So, pag napuno yan, 100% success na siya. So, ngayon, ito yan. Iba-iba tayo ng military merit points. So, pindutin natin to, click to view. So, ngayon, in every fail ko, makaka-receive ako ng 120 points. Additional military merit blessing value. So, currently kasi, ito yung military merit points ko is 14,200. So, pag mas mataas yung merit point mo, mas mataas yung makukuha mong points pagka nag-fail ka dito. Okay? So, paano ba ngayon makakakuha ng military merit points? Okay? Military merit points is nakukuha natin siya. Pwede tayong bumili sa shop, others, and limited victory flag. Ayan. 10 pieces neto per day. So, lagi ko yung binibili every time na available yan. So, currently, meron tayong 14,264. So, you use natin siya. That's additional 500. Character, military merit, 14,764. So, ano pa yung ibang source ng military merit? Okay? Military merit source is pwede tayong makakuha sa Faction War. So, ito, pwede maging source ng military merit points natin is yung Faction War. Para siyang, agawan lang kayo ng base. Para siyang siege ng, Mir 4. Kung nakapaglaro kayo ng Mir 4. Okay? Balik tayo sa inner armor. Nakalimutan ko yung mention kanina. Bago nyo ma-unlock yung inner armor, is kailangan nyo ng at least 1,000 military merit points. So, yun na nga, pwede nyo makuha doon sa shop, pwede nyo makuha doon sa shop, or sa event. Okay? So, balik ulit tayo sa inner armor. Meron naman tayong tinatawag na natural gift. Paano natin ito makukuha? Okay, same thing, it connects sa military merit points, and then sa level ng ating inner armor. So, sa natural gift, sample itong inner strength, para malagyan ko siya. Ayan, na max level ko na siya eh. Pero meron ako dito hindi pa nalalagyan, which is ito, kasi hindi ko pa nale-level up yung inner armor ko. So, bakit itong mga to red? Bakit itong mga to red? Yan, red. Red yan kasi hindi ko pa nare-reach yung points na 18,000. So, this one, nabuksan ko na siya kasi 12,000, more than 12,000 na yung points ko. So, ito, ma-unlock ko to para malagyan ko ng points pag 18,000 na yung merit points ko. And then, this one is 25,000. Yung points na ilalagay nyo dito, saan manggagaling yon? Dito siya manggagaling kung anong level ng inner armor nyo. So, in my case, level 22 yung inner armor ko. So, meron tayong, hindi ko alam ha, bakit 25 points yan, level 22. Baka may iba akong na-receive na point nung pag-open ko pa lang. So, ayan. So, kung na-level 23 ko to, additional point na naman ako dito para malagay ko dito sa additional stat.
So ayan, hopefully malinaw sa inyo yung guide na ginawa ko para dito sa inner armor. And then kung na-curious kayo ano ba yung maganda dito, based sa pagtatanong ko sa ibang player, sabi nila kunin daw ito lahat pero masyadong masakit yon. Masyadong mahirap magpataas ng level. Okay? Pag patataasin mo yung level nito, kailangan mo ng maraming crystal. Okay? So, reviewin nyo na lang yung inner armor info niya, kung sino yung counter, and then kung ano yung benefits niya para makapili kayo ng unang inner armor nyo. Alright? So, that's it guys. Thank you so much. Sana nakatulong sa inyo yung inner armor guide natin. Meron pa tayo mga sunod na upload na videos. Abang-abang lang kayo para maging updated kayo sa mga future videos natin. Don't forget to like and subscribe. Hit the notification bell button below para lagi kayong updated sa mga future videos natin regarding sa mga play to earn na nilalaro natin. Okay? That's it. It's your boy Prince of PJVC. See you. Peace.